Ang ating bida para sa anime na ito ay si Noir Starga na anak ng isang maharlikang baronet. Kaka-graduate pa lang niya, at unang araw sana niya ngayon sa trabaho bilang isang librarian, pero sinabi ng tatay niya na inagaw daw ng anak ng maharlikang viscount ang posisyon niya sa trabaho dahil sa mas mataas ang level ng viscount sa baronet. Nagalit naman ang kapatid ng ating bida na si Alice nang marinig ang balita, pero wala silang magagawa dahil anak ng mas mataas ang ranggo sa kanila ang makakalaban nila. Dahil dito ay iminungkahi ni Alice na mag-enroll na lang daw sa Hero Academy si Noir, isang eskwelahan na kilala sa pagkakaroon ng mga graduate na nagiging Royal Knight o mga Monster Hunter, pero walang kumpiyansa ang ating bida na makakapasok siya doon. Mamaya pa ay nagkita na sila ng kaibigan niyang may malalaking kokomelon na si Emma Brightness, anak ng isang Barony. Mas mataas ito na ranggo ng isang maharlika kumpara sa Baronet, pero magkaibigan ng mga magulang nila, kaya naging kababata niya ang blonde na si Emma. Excited si Emma dahil magiging katrabaho niya na bilang isang librarian si Noir, nang ipagtapat ng ating bida na inagaw ang posisyon niya ng anak ng isang viscount. May good news daw si Emma sa skill ni Noir na Great Sage, dahil sa napaka-rare daw ng skill na ito ng ating bida, pero pagkatapos niya itong gamitin ay nagkakaroon siya ng matinding sakit ng ulo. Sinabi ni Emma na may nabasa daw siya tungkol dito, at para daw mawala ang sakit ng ulo ni Noir kapag ginamit niya ang Great Sage skill ay kailangan ng ating bida na may hahalik sa kanya. Dahil sa may crush si Emma kay Noir ay niyaya niya ang binata na subukan nila ang nabasa niya sa libro. Hahalikan na sana ni Noir si Emma nang pigilan siya ng dalaga dahil gusto niya daw sa lugar na maganda ang view. Nagpunta sila sa mataas na lugar, at doon na nga nangyari ang first kiss nila. Pagkatapos ay ginamit na ni Noir ang skill niya na Great Sage, at saka tinanong kung paano daw siya magiging malakas para makapasa sa entrance exam sa Hero Academy. Sinabi ng Great Sage na magpunta daw si Noir sa isang sikretong dungeon, saka sinabi pa ang eksaktong lokasyon nito. Pagkatapos ay sumakit na naman ang ulo ng ating bida, kaya naman to the rescue si Emma na bigyan siya ng isang mainit na kiss na nakatulong naman sa pagkawala ng sakit ng ulo ni Noir. Nagpunta na ang ating bida sa nasabing lihim na dungeon, at saka sinunod ang lahat ng bilin ng Great Sage kaya naman tagumpay siyang nakapasok sa loob. Pagpasok ay narinig niya ang isang boses, saka nakita ang isang babaeng may extra large kokomelon na nakakadena, at kinakausap siya nito sa pamamagitan ng telepathy. Inutusan siya ng babae na hawakan ang noo nito, kaya nakilala na siya pala si Olivia. 200 years na ang nakakalipas ay nakapasok daw sa lihim na dungeon si Olivia, may nakalaban siyang isang halimaw na agad naman niyang natalo, pero natrap naman siya ng mga kadena na tinatawag na death chains, dahil kapag pinutol daw nila ang kadena ay mamamatay na rin si Olivia. Tuwang-tuwa si Olivia sa pagdating ni Noir, dahil sa loob ng mahabang panahon ay wala man lang siyang nakausap. Sinabi ni Noir sa babae na gusto niyang maging malakas, kaya binigay na lang sa kanya ni Olivia ang mga skills nito na Get Creative, Bisto at Editor Skill, kung saan nakadepende na lang sa imahinasyon ng user ang paggamit dahil lahat ay kaya nitong gawin. Pero para magamit daw ang mga skill ay kinakailangan niya ng sapat na life points, at mas malakas daw na skill, ay mas madaming life points ang kakailanganin. At makukuha naman ng life points sa tuwing gagawa ang ating bida ng mga bagay na nagsasatisfy sa katawang lupa ng isang tao. Dagdag pa ni Olivia na kapag naging zero daw ang life points ni Noir ay mamamatay ang ating bida. Sinubukan na ni Noir ang Get Creative skill, kaya nakagawa siya ng isang stone bullet na pinangtapos sa isang slime, pero pagkatapos ay nanghihina na siya kaagad, kaya kailangan niyang mapataas ang life points niya. Dahil dito ay nakipagkita siya kay Emma, na ngayon lang nagsuot ng nakadisplay ang mga siopaw, dahil tinatago daw ito ng dalaga sa mga tao, pero sa pagkakataon sa ngayon ay gusto niya daw itong ipakita kay Noir. Nang maghug ang dalawa, ay naipit ang mga kokomelon kaya tumaas ang life points ni Noir. Pagkatapos ay sinubukan din ni Noir ang skill na Discerning Eye kay Emma, kaya nakita niya mga skill na meron ng dalaga. Sumasakit daw ang balikat ni Emma dahil sa mga malalaking mga siopaw, kaya ginamit ni Noir ang Get Creative na skill niya para mapaliit ang mga hinaharap ni Emma, pero nagalit ang dalaga kaya binalik ni Noir ang mga kokomelon niya. Sa entrance exam ng Hero Academy ay walang gustong makipagpartner kay Noir dahil sa isa lang siyang baronet, mabuti na lang ay nandoon din si Emma para makipagpartner sa kanya. May isa pang nakipagpartner sa kanila na si Lenore Blue doon, pero nang malaman na isang baronet si Noir ay nagtiray ito sa kanya. Sinabi na ng guro na kailangan daw nila na makakuha ng mga materials hanggang bukas ng hapon, kaya nagsipunta ang mga estudyante para mamili sa mga tindahan, pero ang mga mahihirap ay kinakailangan talaga na pumislampan ng mga halimaw. Dahil dito ay nagpunta si Noir sa third floor ng sikretong dungeon, at kinalaban niya ang isang napakalakas na bungo. One hit lang siya nito kaya bawal siyang matamaan, at sa tulong ng skill na ibinigay ni Olivia ay nagawa niyang mapabagal ang pagkilos nito, at saka gumamit ng malaking stone bullet na siyang tumapos sa kalaban. Pagdating sa entrance exam ay nagulat ang tatlo nang makuha nila ang first place, dahil pala ito sa napaka-rare ng halimaw na natalo ni Noir sa loob ng dungeon.
Natuwa ang pamilya ng ating bida nang malaman na nakapasa siya, pero nalungkot naman ang ating bida nang malaman niya kung magkano ang enrollment fee na 300,000. Sinabi niya ang problema kay Olivia, kaya pinapapunta siya ng babae sa iba pang parte ng dungeon para kalabanin ang mga halimaw at makaipon siya ng pang-enroll, pero ayaw ng ating bida na makakuha pa siya ng atensyon ng mga tao, dahil sa baka magtaka ang mga tao na anak ng isang baronet lang ang tumalo sa mga rare na halimaw. Kaya naman sinabi pala ni Noir na akuin na lang ni Lenore na siya ang pumeslang sa bungo. Kaya nagpunta na lang ang ating bida sa Adventurers Guild at nandoon naman ang nakakatakot na guildmaster at ang cute na guild receptionist na si Lola. Pinaliwanag ni Lola na nagbibigay daw sila ng mga quest kapalit ng pabuya kapag tagumpay na nagawa ng isang adventurer ang kinuha nitong quest. Kailangan na mag-register ni Noir para makasali siya sa guild saka naamoy ng ating bida na mabango si Lola. Pagkatapos magsulat ay ayaw maniwala ni Lola na master ni Noir si Olivia, kaya naman nagkasundo ang dalawa na kapag napatunayan na nagsasabi daw ng totoo ang ating bida ay ipapakita ni Lola ang tahong niya sa binata. Sa pamamagitan ng mahiwagang libro ay napatunayan ng ating bida na master niya talaga si Olivia, kaya naman hiyang-hiya si Lola dahil sa kailangan niyang ipakita ang tahong niya, pero ginawa pa rin niya ito dahil sa napagkasundoan, kaya tumaas na naman ang life points ng ating bida. Binigyan siya ni Olivia ng quest na hanapin ang isang rare na tipaklong na halos walang makahanap kahit na sino kaya naman mataas ang pabuya dito, saka kinikilig at nagpapakyut na rin si Lola sa ating bida. Nais ni Noir na gamitin ang Great Sage skill niya pero sumasakit kasi ang ulo niya pagkatapos kaya naisipan niya na gumawa ng skill na Headache Immunity. Ginamit na ng ating bida ang Great Sage skill, kaya nalaman niya ang eksaktong lokasyon ng nasabing rare na tipaklong, pero medyo masakit pa rin ang ulo niya kahit gumamit na siya ng Headache Immunity skill. Agad niyang nahanap ang rare na tipaklong, saka dumating si Emma, at sakto naman ang pagdating nito dahil kailangan ni Noir ang kiss ng dalaga. Sinabi ni Emma na gusto din daw niya na sumali sa Adventurer's Guild, saka nag-kiss ang dalawa para maibsan ang sakit ng ulo ng ating bida. Nakuha na ni Noir ang pabuya na 250,000 kaya naman 50,000 na lang ang kulang niya sa enrollment fee. At dahil dito ay mas na-inlove sa kanya si Lola, pero nagalit naman ang mga shopaw ni Emma, kaya nagkainitan ng dalawa. Habang nag-aaway ang dalawang chicks ay natutuwa naman ang mga kalalakihan sa guild, kaya naman inuto na lang niya ang dalawa para magbati na sila. Pero bago umalis ang ating bida ay may pahabol pa si Lola. Naglakbay na ang dalawa para manghunting ng malaking kuneho para sa quest nila nang may dumating ng mga goblin na level 17 na kasing level ni Emma at agad naman na natalo ni Noir ang isa at ang isa naman ay pinaslang ng malaking kuneho na hinahanap nila. Level 24 ang malaking kuneho pero gusto ni Emma na siya na lang mag-isa ang lalaban dito para hindi na ma-inlove pa si Lola sa ating bida. Nagharap ang dalawa at hindi naman matamaan ng malaking kuneho si Emma dahil sa bilis ng kilos niya. Kinawawa ni Emma ang Big Rabbit, pero nakabangon ito at sinugod ang dalaga, mabuti na lang ay nailigtas siya kagad ng ating bida. Nagtago ang dalawa sa likod ng puno, at nalulungkot naman si Emma kung bakit hindi niya magawang matalo ang kuneho dahil sa matigas na balat nito. Dahil dito ay nais gamitin ni Noir ang skill niya para palakasin ang skill ni Emma, pero makukulangan na siya ng LP, kaya naman kinagat-kagat ng ating bida ang tenga ni Emma pero mukhang sensitive yata ang tenga ng dalaga. Malapit na silang mahanap ng kuneho, kaya naman binilisan na ni Noir ang pag-aswang, este pagkuha ng LP kay Emma. Pagsugod ng kuneho ay gumamit ng malaking stone bullet si Noir kaya na-stock ang sungay ng kuneho, saka agad na pinalakas ng ating bida ang skill ni Emma. Nang dahil dito ay nagawa ni Emma na matalo ang kuneho sa isang atake lang, pero nahiya ito dahil baka daw nakita ng ating bida ang panty niya, pero okay lang daw ngayong araw na makita ito ni Noir dahil sa pinalakas ng ating bida ang skill niya. Kinagabihan ay nagpunta na sila sa guild house saka nagkasundo na rin ang dalawa na magkabati, kaya naman maghahanda sila ngayong gabi gamit ang karne ng rabbit na napaslang nila saka pinaligiran siya ng dalawang chicks. Masaya ang lahat at nasasarapan sa karne ng halimaw na rabbit at saka nakuha na ni Noir ang pabuya sa ginawa nila na quest ni Emma, kaya naman may sapat na napera ang ating bida para makapag-enroll sa Hero Academy, saka binati siya ng lahat. Hindi makapaniwala si Noir dahil sa narating niya sa maikling panahon, kaya taos puso siyang nagpasalamat sa mainit na pagtanggap ng buong guild sa kanya. Kinabukasan ay excited ang dalawa dahil sa nakapag-enroll na sila sa Hero Academy, nang biglang mapadaan ang anak ng duke na si Maria kaya nagbaw sila. Naging curious si Noir sa anak ng duke kaya ginamitan niya ito ng kapangyarihan kaya nalaman niya na may sumpa ang babae, at nakatakda itong mamatay kapag nag-edad 16 na ang dalaga. Kinabukasan ay nagising siya na nakayakap ang kapatid na si Alice dahil close sila nito, saka sinabihan siya ng mahal na kapatid na galingan niya daw sa school. Sabay na naglakad ang dalawa papunta sa school, nang sabihin ni Emma na bibigyan niya daw muna ng LP si Noir, kaya nagpunta sa kakahuyan ang dalawa. Pagpasok nila sa classroom ay binubuli si Noir ng mga kaklase dahil sa isa siyang baronet dahil sa mundo ng mga maharlika ay ito ang pinakamababa na ranggo.
Dumating na rin doon si Maria, na anak ng duke, at nagulat naman ang lahat ng pansinin ni Maria si Noir kahit na isa lang siyang baronet. Dahil dito ay pinapansin na siya ng isang nerd, pero nakabawi ang ating bida. Nakilala na nila ang kanilang guro na si Elnes Tongs, at malalaman na medyo may pagka-brutal ito. Tinawag ni Elnes si Noir, saka sinabi na sugurin daw ng ating bida si Elna gamit ang tunay na sandata. Nag-aalangan pa si Noir, kaya ginamitan niya ito ng skill, kaya nalaman ng ating bida kung gaano kalakas ang kanilang sensei. Pagsugod ni Noir ay biglang naglaho si Elna, saka sinabi pa ng sensei na siya naman daw ang susugod, at si Noir naman ang gagawa ng backstep na kagaya ng ginawa ng sensei niya. Sa isang iglap ay napatiklop sa sakit ang ating bida, kaya naman ginamitan siya ni Elna ng heal para maampes niya ulit si Noir, kaya natakot ang mga estudyante. Sinabi pa ni Elna sensei na kapag nagawa daw ni Noir ang backstep ay bibigyan siya nito ng reward na talagang ma-enjoy daw niya, kaya nabuhayan ang mga kalalakihan at na bad trip naman ang mga babaeng kaklase. Dahil dito ay ginamit muna ng ating bida ang get creative skill at nang sumugod na si Elna ay nagawa na ni Noir ang backstep na ikinagulat ng lahat ng mga kaklase, kaya naman binigay na nito ang reward ng ating bida na ikinainggit ng husto ng mga lalaki niyang kaklase habang naiiyak naman si Emma. Hindi daw makahinga si Noir dahil ang bigat daw ng puwet ng sensei niya kaya nagalit ito at saka inupuan siya sa mukha kaya mas lalo pang nainggit ang mga kaklase niya. At dahil sa ginawa ni Elna ay nadagdagan na naman ang LP ni Noir. Pagkatapos ay pinaggrupo-grupo sila, pero bawal daw na maging magkagrupo ang mga magkaibigan kaya naman naging kapartner ni Maria ang ating bida. Ang susunod na aaralin nila ay ang passive defense, kaya naman una nang hinagis ni Maria si Noir, pero pagkatapos ay nanghina ang dalaga kaya nasugsog sa mukha niya ang mga siopaw ng anak ng duke, saka agad naman na nagpunta si Lenore para tulungan ang kaibigan. Nalaman ni Noir na pwede niyang tanggalin ang sumpa sa pamamagitan ng skill niya, pero mangangailangan siya ng 8,000 LP at kulang na kulang ang LP na meron siya, kaya naman ginamit ng ating bida ang Great Sage skill niya para itanong dito kung paano siya makakaipon ng maraming LP. Sinabi ng Great Sage na papilahin niya daw lahat ng mga babaeng kaklase sabay tumakbo habang hinihawakan ng mga siopaw nila, at pagkatapos ay magkakaroon na siya ng 2,000 na LP, pero hindi pa rin ito sapat. Dahil dito ay sumakit ang ulo ni Noir kaya naman kailangan niya na ng kiss kay Emma kahit nasa gitna pa sila ng klase, kaya nagulat ang lahat ng mga kaklase nila. Gumana ang pakiramdam ng ating bida, pero nagalit naman si Elne Sensei sa binata kaya pinarusahan siya nito na tumakbo ng 15 laps sa buong school. Kinausap nila si Lola tungkol sa kung paano nila matutulungan na alisin ang sumpa sa anak ng duke, kaya sinabi ni Lola na may kaibigan daw siyang isang cleric, pero bibihira daw siyang tumanggap ng mga nagpapagamot na may sumpa, at kahit na matalik niyang kaibigan ang nasabing cleric ay hindi daw nito sinasabi sa kanya ang dahilan. Dahil dito ay naisip ni Noir na burahin gamit ang skill niya kung ano man ang dahilan ng pagtanggi ng cleric sa panggagamot ng mga may sumpa. Kinabukasan ay pinuntahan na ni Lola ang kaibigan niyang cleric nang makita ang napakaraming mga tao sa labas ng templo para magpagamot. Nagpunta na si Lola sa kaibigan niyang cleric para humingi ng tulong at saka nagpunta naman si Noir sa master niya na naiinis dahil sa hindi niya ito nadalaw kahapon pero saad ng ating bida na nagkaroon daw kasi siya ng problema. Nang dahil dito ay binigyan siya ni Olivia ng Lucky Letcher na skill na makakapagbigay daw sa kanya ng maraming LP. Pagkalabas ay umepekto kagad ang nasabing skill, kaya naman nasubsob ang ating bida sa mga siopaw ni Emma, saka umihip pa ang hangin kaya umangat ang palda ng mga dalaga kaya naman patuloy ang pagtaas ng LP ng ating bida. At dahil nangyayari ito nang madalas ay makakaapekto daw ito sa buhay ni Noir, kaya naman inedit niya ito gamit ang skill, kaya minsan na lang ito mangyayari, at hindi sa seryosong sitwasyon. Mamaya ay dumating na sila Lola at ang cleric na si Luna Hila, saka sinabi pa ng elf na type niya daw ang ating bida. Sinabi ni Noir na ang anak daw ng duke ang pasyente, pero nalaman nila sa elf na tinignan niya na pala ito dati, pero tumanggi siyang tanggalin ang sumpa ng anak ng duke, na siyang ipinagtaka naman ni Noir kung bakit, kaya naghinala siya na baka kapalit nito ang lifespan ng elf. Habang naglalakad naman sila pa uwi ay nagpasya na si Luna na tanggalin ang sumpa sa anak ng duke kahit na alam niyang ikakasawi niya ito. Dahil dito ay nag-usap ng sarilinan si Luna at Noir, pero porsigido ang elf dahil sa hinahangaan niya ang nanay niya na isa ring cleric na handang ibigay ang sariling buhay para lang magawa ang misyon na pagalingin ang mga tao. Mamaya pa ay may gumuhong bahay, kaya may nasaktan na isang bata, saka ginamit ni Luna ang kapangyarihan para mapagaling ito. Napag-alaman din na pagkatapos gamitin ni Luna ang kapangyarihan ay nagiging duwag siya na parang baby. Nahihiya ang elf dahil sa nakita pa nila Noir ang epekto sa kanya ng paggamit niya ng kapangyarihan, at saka hindi daw siya natatakot pero nanginginig naman ang mga legs ng dalagang elf.
Niyakap ni Lola ang kaibigan nang malaman ng katotohanan na ikakasawi pala ni Luna ang pagpapagaling sa anak ng duke, sa kabalak gamitin ni Noir ang skin niya para gawing pera na lang ang mababawasan at hindi ang lifespan ni Luna sa tuwing magpapagaling siya ng tao na may sumpa. Ang problema na lang nila ngayon ay kung paano makakakuha ng sapat na LP si Noir habang nakakapag-ipon din sila ng sapat na salapi. Dahil dito ay nagpunta ang apat sa isang harem pride festival, kung saan ay ginejudge ng mga manunood ng mga lalaking bitter dahil nasawi sa pag-ibig ang mga harem, at kung sino ang magustuhan ng audience ay sila ang magwawagi ng 1 million. Natatakot si Noir sa event na ito, dahil galit na galit sa mga pogi ang mga audience dito. Nauubusan na ng oras si Maria dahil unti-unti na siyang nanghihina. Samantala sa harem pride event naman ay pinagpipintasan ng mga audience ang mga kalahok kaya natatakot na ang ating mga bida. May sumali mula sa guild na kakompetensya nila na nakakuha ng 2,700 points, pero nang rumampa na sa entablado ang ating mga bida ay sobra silang nagustuhan ng mga manunood kaya naman nakakuha sila ng 2,900 points. Ang susunod na palaro ay kailangan nilang mag-roleplay at masatisfy ang audience, at lahat naman ng ito ay nagawa ng ating mga bida ng napakagaling, saka nagtapos sa tatlo na hinalikan ng ating bida. Hindi kinaya ng mga audience ang ipinapakita ng mga bida kaya naman nanalo na sila sa event at naiuwi ang 1 million. Pagkatapos ay nagpunta sila sa bahay ng duke para gamutin ang anak nito. At napag-alaman na nanggaling pala ang sumpa na ito sa isang mangkukulam na napaslang ng mga ninuno nila. Nang dahil sa tulong ng kapangyarihan ni Noir ay magagawa na nilang pagalingin si Maria, at nang malaman ni Maria na kailangan ni Noir ng LP ay hinalikan siya ng dalaga. Sinimula na ni Luna ang panggagamot kay Maria at matagumpay niya naman ito na nagawa. Kinumpirma din ito ni Noir gamit ang kapangyarihan, kaya nalaman nila na totoong ang nawala na ang sumpa kay Maria na ikinatuwa ng mga magulang nito. Nagpunta si Noir sa master niyang si Olivia para magpasalamat sa mga skill na ibinigay nito, at saka naamoy pa ni Olivia ang iba't ibang amoy ng mga babae, at depensa naman ni Noir na para daw ito sa pagkakaroon niya ng LP pero nagselos pa rin ang master niya kaya nang hihingi din ito ng kiss, pero sa noo lang ito hinalikan ni Noir, kaya naman sabi ni Olivia na next time daw ay dapat nasa lips na. Nang dahil sa pagtulong nila kay Maria na matanggal ang sumpa ay binigyan sila ng napakalaking halaga ng duke. Iniisip pa ni Noir kung ano ang gagawin sa natanggap niyang pabuya kaya nagsuggest ang dalaga na ipang negosyo na lang daw ito ni Noir para magkaroon sila ng maayos na kinabukasan ni Emma, pero kumukontra ang dalawa pang dalaga dahil sa may crush din sila kay Noir, saka tumakbo ang ating bida papalayo. Nang ipakita ni Noir ang mga salapi sa pamilya niya ay gusto ng damulag na tatay nito na siya na lang daw ang hahawak ng pera, pero sugarol pala ang damuho kaya ayaw ng ating bida. Dahil dito ay gagawin na lang ni Noir na tagabantay sa ipapatayo niyang tindahan ng tatay niya, habang ang ating bida ang maghahunt ng mga ititinda nila dito. Pagkatapos ay nagpunta ang ating bida sa loob ng dungeon para manghingi ng mga skill sa master niya, dahil sa balak ni Noir na pasukin pa ang mas malalim na palapag ng dungeon para makaipon ng mga gamit na pangbenta. Pagpunta niya sa 5 na palapag ay nakita niyang wala ng buhay ang mga malalaking halimaw, saka nakita niya ang isang malaking kulay itim na leon. Tatakas na dapat si Noir, nang biglang magsalita ang leon at manghingi ng tulong sa kanya. Isinakay siya ng malakas na leon na may pangalan na Tiger Son, at saka nalaman ng ating bida na may hinihintay pala itong isang kaibigan na nagpunta sa 6th floor 350 years na ang nakakalipas. Ayaw magpunta ni Tiger Son sa 6th floor dahil sa pangako nito sa kaibigan na maghihintay daw siya sa 5th floor, kaya naman nakiusap ang Leon na hanapin ni Noir ang kaibigan niya. Pagpunta sa 6th floor ay may nakitang mga zombie ang ating bida, at nang makatakas ay may nakita pa siyang isang zombie, pero nalaman ni Noir na ito pala ang kaibigang elf ni Tiger Son. Ginamitan niya ito ng skill para mapabalik ang elf sa dati nitong anyo, at nang malaman ng elf na matagal nang naghihintay si Tiger Son sa kanya ay naawa siya sa kaibigan. Natuwa ang magkaibigan na magkita na silang muli, pero nais na pala na umuwi ng elf sa bayan nila, pero bawal doon ang mga hindi nila kauri, kaya naman dahil dito ay mapipilitan ulit sila na maghiwalay ng landas ni Tiger Son. Pagkaalis ng elf ay nagpunta na ulit sa loob ng dungeon si Tiger Son dahil may nakalimutan daw siya doon, pero na-curious si Noir kaya naman pumasok din siya ulit sa dungeon nang makita niya na umiiyak si Tiger Son dahil sa labis na kalungkutan sa pag-alis ng kaibigan niya. Dahil dito ay nakipagkaibigan ng ating bida kay Tiger Son, kaya naman naging alaga niya na ang malaking leon. Nagulat ang tatay ni Noir nang makita si Tiger Son, at balak nila na gawing tagabantay sa ipapatayo nilang tindahan ang malaking leon. Nang makita ni Alice ang tulap sa ulo ni Tiger Son ay hinimas-himas niya ito, kaya naman hindi mapakali ang malaking leon dahil sa sarap. Kinabukasan ay nagpunta si Emma sa bahay ni Noir, at kaagad naman niya na binati ang binata sa pamamagitan ng isang mahigpit na yakap kaya tumaas na naman ang LP ng ating bida, at ayaw pa rin magpaawat ng dalaga kahit na marami na ang mga taong nakatingin.
Sa school ay nakita nila na malusog na si Maria, saka nang binalak nitong halikan si Noir ay tumingin ng masama si Emma kaya hindi ito natuloy. Dumating na si Elne Sensei para ipaliwanag ang kanilang exam, at sinabi nito na sa loob ng 2 linggo ay kailangan nilang makakuha ng mga monster materials na nakalista doon, at bawat uri ay may kanya-kanyang puntos. Mga rare daw na mga halimaw ang mga nakalista doon kaya naman nabahala ang buong klase, at dagdag pa ni Elne na kapag hindi daw nila naabot ang 10,000 points ay magkakaroon sila ng back subject. Nais ni Emma na isang dragon daw ang huntingin nilang 2 ni Noir, pero nalalaman nila na napakahirap nitong gawin, kaya naman kailangan nila na ikonsulta muna kay Lola kung paano sila mas magiging ligtas sa gagawing misyon. Pagpasok ng 2 sa guild house ay nakita nila na may kaaway pala si Lola dahil sa inaagaw daw nito ang mga adventurers niya. Nalaman nila na si Sarah pala ang kaaway ni Lola, isang receptionist na may malaking mga cocomelon. Napag-alaman na kapag nag-perform daw ng maayos ang adventurer na hawak ng isang receptionist ay madodoble ang sahod nito kaya naman merong kompetisyon sa pagitan nila. Inaakit daw ni Sarah ang mga adventurer ng mga cocomelon kaya lumilipat ang mga ito sa kanya. Napagkasundoan ng 2 na kapag nanalo si Lola sa paramihan ng puntos ay titigilan na ni Sarah ang pang-aakit sa mga adventurer niya, pero kapag nanalo naman daw si Sarah ay kailangan magbigay ni Lola ng isa pa niyang adventurer, at ang gusto ni Sarah ay si Noir. Paglabas ni Sarah ay lumabas ang tunay na kulay nito, dahil totoo pala talaga na inaagaw niya ang mga adventurer ni Lola. Dahil dito ay sasama na rin si Luna sa paggawa ng mga misyon nila para magkaroon ng mas mataas na tsansa sa pagtatagumpay, at bagamat nagseselo si Emma ay kailangan nila ang tulong ni Luna para matapos nila ang mga quest at hindi maaga ni Sarah si Noir. Kinalaban nila ang Lizardman, ang mataba at dambuhalang goblin, ang unicorn, at saka pinagplanuhan pa nila ng mabuti kung paano matatalo ang isang dragon. Bumili sila ng mga sibat at saka sumakay sa likod ni Tiger Sun para makarating sa lugar na pinagtataguan ng mga dragon. Ginamit ng ating bida ang Great Sage skill para malaman ang lokasyon ng dragon, kaya sumakit na naman ang ulo niya, kaya hinalikan kaagad dito ni Emma na ikinagulat naman ni Luna at ayaw niyang paniwalaan ang dahilan. Gumawa sila ng isang patibong gamit ang mga sibat at saka binulabog na ng ating bida ang dragon para magpahabol hanggang sa mahulog na nga sa ginawa nilang patibong ang dragon. Pagkatapos ay sumugod na sila para pagtulungan ng kawawang dragon na nahulog sa patibong ng ating bida hanggang sa matalo na nila ito. Nagasgasan sa ulo ang ating bida, pero agad naman ito na ginamitan ng heal ni Luna. Nang dahil sa natalo nilang dragon sa araw na iyon ay malaki ang nakuhang puntos ng receptionist nila na si Lola, pero mas mataas pa pala sa kanila ang nakuhang puntos ni Sarah. Dumating ang mga adventurer ni Sarah na parang mga zombie na dahil sa sobrang pagtatrabaho, dahil kinokontrol pala sila ni Sarah gamit ang mga shopaw nito. Dahil dito ay naisipan din ni Lola na bigyan ng reward si Noir, kaya binigyan niya ang ating bida ng extra service. Pagkatapos ay nagpunta ang ating bida sa dungeon para magtanong sa master niya kung paano siya makakakuha ng mga rare items para manalo ang receptionist niya na si Lola sa pataasan nila ng puntos ni Sarah. Sinabi ng master niya na sa 7th floor daw dapat siya magpunta, pero mas malalakas din daw ang mga kalaban dito. Tinuro ni Olivia ang 3 elemento na dapat daw ay gamitin ng ating bida sa pakikipaglaban, kaya ginamit ni Noir ang Get Creative skill niya para makuha ang mga nasabing skill. Dagdag pa ni Olivia ang Magic Fusion, kung saan maaari niyang pagsamahin ang mga elemento para makagawa ng mas malakas pang kapangyarihan. Sinubukan ni Noir na pagsamahin ang elemento ng bato at apoy sa pamamagitan ng Magic Fusion, at kagad niyang natalo ang mga zombie nang walang kahirap-hirap. Pagdating sa 7th floor ay namangha ang ating bida nang makakita siya ng isa pang mundo sa loob ng dungeon. May nakita siyang mga mababangis na lobo na level 153, kaya masyadong malakas ang mga ito para sa kanya. Mamaya pa ay may tumawag sa kanya na isang batang babae, na kamukha ni Emma noong mga bata pa sila. May nais na ipagawa ang bata sa ating bida, dahil kung hindi daw ay mamamatay siya. Sinabi ng bata na isa siyang dryad, o espiritu ng isang puno, dahil puno daw talaga ang tunay na katawan niya. Dagdag pa ng dryad na sa katawan niya daw ay may isang halimaw na sumisipsip ng kapangyarihan niya, at request niya kay Noir na kalabanin ng halimaw para maligtas siya. At ang kapalit daw nito ay sasabihin niya sa ating bida ang lokasyon ng treasure chest at kung paano makapunta sa 8th floor. Gusto ni Noir na tanggapin ang request, pero kailangan niya munang makita ang halimaw kung kaya niya ba itong kalabanin bago siya pumayag sa request ng dryad na nagpakilalang si Dory. Nagpunta na sila sa katawan ni Dory nang makita nila ang isang golden bee na siyang nagpapahirap pala sa batang dryad. Nang gamitin ni Noir ang kapangyarihan ay nalaman niya kung gaano kalakas ang golden bee, kaya naman hindi niya matatanggap ang request ni Dory. Mamaya pa ay nasaktan si Dory nang humigop na naman ng mana ang bubuyog sa katawan nito, at nang pagmasdan ni Noir ang puno ay nakita niya ang kaawa-awang kalagayan nito. Dahil dito ay napagpasyahan ng ating bida na tulungan si Dory, at nang may makitang dugo sa bibig ni Noir ay hinalikan siya nito para mas mabilis daw na gumaling ang sugat ng ating bida. Humingi ng tulong si Noir sa master niya, na ikinatuwa ni Olivia.
At dagdag pa nito na gusto niya daw sana na iwasan ni Noir ang bubuyog na ito sa ngayon dahil daw masyado pa itong malakas para sa kanya. Pero sa kabila nito ay tinuro niya sa ating bida kung ano ang mga dapat niyang gawin. Pagbalik sa 7th floor ay hinanap nila ang bahay ng Golden Beak at saka nagpahabol siya sa mga lobo, pero masyado silang mabilis kaya gumamit siya ng liwanag para mabulag sila ng sandali. Nagulat ang ating bida nang makita na tinusok na naman ng Golden Bee ang katawan ni Dory, saka nakita na nakahandusay at wala nang malay ang batang Dryad. Dahil dito ay nagalit ang ating bida at inatake ang Golden Bee pero hindi niya ito matamaan kahit na anong gawin niya. Napapaligiran na rin siya ng mga lobo, at gamit ang kapangyarihan ng ating bida ay nilipat niya ang galit sa kanya ng mga lobo papunta sa Golden Bee. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Golden Bee at mga Silver Wolves, at makikita kung gaano talaga kalakas ang Golden Bee dahil natalo niya ang lahat ng mga lobo. Nang makita ni Noir na nanghihina na ang Golden Bee ay ginamit ng ating bida ang Magic Fusion para pagsamahin ang elemento ng kuryente at tubig na siyang tumapos sa napakalakas na Golden Bee. Nang dahil dito ay binigay na ni Dory ang kayamanan sa loob ng dalawang treasure chest, kagaya ng pangako niya sa ating bida. Nang tignan ito ni Noir ay nakita niya na pang-upgrade ng wind skill na kagaya ng kay Emma ang isa, at ang isa naman ay isang rare item na kagaya ng hinahanap niya. Itinuro na rin ni Dory ang lagusan papunta sa 8th floor, pero nalulungkot siya dahil sa magkakahiwalay na sila ni Noir, kaya nangako ang ating bida na dadalaw siya na may dala ng mga masasarap na pagkain. Binigay na ni Noir ang rare item kay Lola, at nang magsimula na sila sa paglalagay ng mga coins sa mesa bilang mga puntos ng mga nakolekta ng mga adventurer nila ay mas marami ng isang gintong pilak ang halaga ng nakolekta ni Noir, kaya naman si Lola na ang naging bagong Queen of the Receptionists. Hindi ito matanggap ni Sarah kaya naman sinabi nito na nangdaya daw si Lola pero wala naman siyang proof. Bago umalis si Sarah ay binigyan niya ng isang sulat si Noir na nagsasabing magpunta daw ang ating bida sa bahay niya para makipagbombom sa dalaga. Ibinigay na ni Noir ang nakuha niyang pang-upgrade ng mga wind skill kay Emma at nakita ng ating bida na nagkaroon ng dalaga ng dalawang panibagong skill. Agad ding naramdaman ni Emma ang malakas na bagong kapangyarihan, kaya sinubukan niya ang dalawang bagong skill na pampabilis tumakbo at napakalakas na wind slash. Mamaya pa ay niyaya ni Emma ang ating bida na magpunta sa isang party ng mga maharlika dahil sa kailangan daw magsayaw doon ng dalaga. Kahit na hindi sigurado ay pumayag na din si Noir para makasayaw niya ang dalaga sa nasabing pagtitipon. Pag-uwi sa bahay ay nalulungkot ang tatay ni Noir dahil daw sa wala daw may gustong magbenta sa kanila ng lupa para mapagpatayuan nila ng tindahan ng mga rare monster items dahil sa isa lang silang baronet. Mamaya pa ay nanghiram si Noir sa tatay niya ng damit na maaari niyang magamit sa party, pero malaki ang size nito sa kanya, at saka meron pang mantsa, kaya bibili na lang daw ng bago ang ating bida. Kinagabihan ay nagpunta na ang ating bida sa party, at nakita niya doon ang mga magulang ni Emma. Naalala daw ng tatay ni Emma noong nawiwiwi pa sa pantalon ng ating bida ngunit sa ngayon ay lumaki na gwapo si Noir, at paglabas ni Emma ay nabighani ang ating bida sa angking kagandahan nito. Mamaya pa ay sinabi ni Tandang Earl na nagpadala daw ng sulat ang Phantom Thief Phantom na kinatatakutan ng lahat, saka nakita ni Noir na kinakabahan ng husto si Emma. Dagdag pa ng matanda na malamang ay nais na nakawin ng Phantom ang hiyas na Mermaid Steer pero wag daw silang mabahala dahil nandoon daw ang mga adventurer ng Lomo Guild para magbantay. Nakita din ng ating bida ang tunay na lakas ng isang batang babae sa kabila ng kabataan nito. Sinabi pa ni Tandang Earl na naitago na daw nila ang hiyas, kaya hindi na daw ito mahahanap ng Phantom, kaya naman mag-enjoy lang daw ang lahat sa party. Mamaya pa ay nilapitan ni Mike si Emma, at tinatanong kung pwede niya na daw bang ligawan ng dalaga, pero hindi interesado si Emma sa kahit na kanino maliban kay Noir. Nang magkakilala na ang dalawang binata ay nagkasundo sila na kung sino ang mas magaling sa kanilang sumayaw ay siya ang makikipag-date kay Emma, at kung sino ang may mas malakas ang palakpak ng mga tao ay siya ang panalo. Una nang sinayaw ni Mike si Emma, at maraming mga tao ang nagpalakpakan kaya nakaramdam ng kaba ang ating bida. Nang dahil dito ay napilitan si Noir na gamitin ang Get Creative skill para matutunan ng pagsayaw, pero kinakabahan pa rin siya, kaya sinabi ni Emma na mag-enjoy lang daw sila. Nang magsimula ng magsayaw ang dalawa ay napahanga ang mga tao sa paligid dahil hindi nila akalain ang nakikita nila. At pagkatapos ng sayaw ay mas malakas ang palakpak sa kanila ng mga tao kumpara kay Mike. Hahalika na sana ng ating bida ang dalaga, nang biglang namatay ang ilaw, at saka nagpakita na ang Phantom na nasa ibabaw ng chandelier at pakay daw niya na nakawin ang hiyas at si Emma Brightness. Nakaiwas mula sa pag-atake ng Lomo Guild ang Phantom saka nito kinuha si Emma at ginamitan ng mahika para makatulog. Sumugod si Noir pero tinadyakan lang siya ng Phantom, at nang tignan ni Tanda kung nando doon pa ang hiyas ay nakita niyang safe pa ito, pero lalo itong nanakaw ng impostor na kakampi pala ng Phantom. Pagkatapos ay tumakas na ang mga tulisan, at saka binabalak itong sundan ng mga taga Lomo Guild.
Gusto rin tumulong ni Noir, pero sinabi ni Leila na masyado daw itong mapanganib para sa kanya, kaya lang ay ayaw talaga na magpaawat ni Noir kaya naman pumayag na lang si Leila. Nagtatalon sa bubungan ang Phantom pero naabutan naman ito nila Noir, kaya naman nagsummon ito ng isang Firebird na level 50. At saka nagsimula na ang matinding sagupaan ng kapangyarihan ng Firebird at ni Leila gamit ang Demon Fist. Si Leila ang humarap sa Firebird, samantala sinubukan naman ni Noir na i-delete ang summoning skill ng Phantom pero kulang siya ng LP. Nagulat ang Phantom nang gumamit ng elemento ng kidlat ang ating bida dahil kahinaan niya ito, at nalaman ni Noir ang kahinaan ng kalaban gamit ang skill niya. Samantala nahihirapan si Leila sa Firebird, kaya ginamitan ito ng gravity ni Noir para bumagal ang pagkilos nito. Sinubukan pa ng ating bida na tirahin ng ball ang tubig ang Firebird kaya humarang ang Phantom, pero nagulat siya nang may kasama itong kidlat dahil ginamitan pala ito ng magic fusion ni Noir. Nagawa na ni Leila na matalo ang Firebird, at saka natalo na rin nila ang Phantom. Nang dahil sa magandang teamwork ay naging magkaibigan sila Leila at Noir kahit nakasapi sila sa magkaribal na guild. Dumating na rin ang leader ng Lamo Guild dahil nabawi na daw nito ang hiyas mula sa kasama ng Phantom pero naghihinala ang ating bida kaya gumamit siya ng skill para makita kung ito nga ba talaga ang leader ng Lamo Guild. Bigla nitong sinuntok si Noir saka ginamitan ng matinding gravity manipulation ang dalawa. Pinuntirya ng ating bida ang hikaw na may mahika kaya naman lumabas na ang tunay na anyo ng kalaban. Sinabi ng manyakol na gagawin niya daw na asawa si Emma dahil na love at first sight daw siya sa dalaga. Pinipilit pa rin tumayo ni Noir sa kabila ng napakatinding gravity kaya naman mas nilalakasan pa ng kalaban. Mamaya ay nagising na si Emma at saka inatake ang lalaki kaya naman nasuntok ito ni Noir sa pagmumukha. Tagumpay na nila na nahuli ang mga tulisan at nagpasalamat naman ang tandang Earl at ang mga magulang ni Emma sa ating bida. At bilang pasasalamat ay nangako ang Earl na tutulungan sila na makahanap ng pwesto para sa itatayong negosyo nila Noir. Kagaya ng plano ay ang ating bida ang mangha-hunting ng mga rare items at ang nanay at kapatid naman niya ang magre-remodel ng loob ng tindahan. Sa Hero Academy School ay merong announcement si Elne Sensei. Ang una ay pinakilala niya ang transfer student na si Leila Overlock pala na ikinagulat nila Emma at Noir. Napansin ni Elne na kilala ni Leila si Noir, kaya naman pinaupo niya ito katabi ng dalawa. Ang pangalawang announcement naman ay tungkol sa kanilang training camp dahil magbabakasyon ng mga estudyante. Tuwang-tuwa naman si Emma nang malaman na maliligo sila sa hot spring kaya nagtatatalon siya at tumalbog-talbog ang mga pakwan na nakita ng mga manyakol na lalaking kaklase kaya sinaway siya ni Noir. Naglalaway pa nga ang mga manyak nang malaman na isang hot spring ang pupuntahan nila, kaya natakot ang mga kababaihan. Malapit nang lumubog ang araw pero hindi pa rin sila nakakarating sa hot spring, dahil kahit na nasa bakasyon daw sila ay kailangan pa rin nila na mag-training. May isa pang ipal na estudyanteng mamaro, kaya naman binalibag ito ng sensei nila, saka sinabi na mapanganib ang paligid kaya kailangan daw nila na pagtuunan ng pansin ang mga formation nila. Hindi alam ng mga estudyante kung ano ang tinutukoy ng sensei nila, kaya sinabi ni Leila na, kailangan daw na nasa unahan ang mga melee, at ang mga range naman ay nasa likod. May karanasan na sa paghahunt ng mga monster si Leila dahil sa pinanggalingan nitong guild, pero nang dahil dito ay pinagnasaan na din siya ng mga manyakol. Muntik na silang mahulog sa isang trap, mabuti na lang ay may skill si Jort na nakaka-detect ng mga trap. Nagtataka sila kung sino ang nagukay sa malaking patibong sa gitna ng daan nang may dumating na isang fairy at sinabi nitong ang mga bandido daw ang nagukay doon. Nagpakilala ang mabait na monster na isa daw siyang pixie, saka nakyutan sa kanya ang mga kababaihan. Sa kabila nito ay naghihinala pa rin si Noir dahil manloloko daw ang mga pixie, at saka nakita niya na may kakayahan ng pixie na magpasunod ng mga kapwa nito halimaw. Sinabi pa ng pixie na may alam daw siyang shortcut papunta sa hot spring, na agad naman na pinaniwalaan ng mga kaklase ng ating bida. Pumasok sila sa isang dungeon, at watak-watak din ang mga formation nila. Dahil sa pag-iingat ay nilabas ni Noir ang espada niya, pero natatakot daw ang pixie, saka may nakita silang mga malalaking butas. Sinabi ng pixie na wala daw mga monster doon, pero sinabi ng ating bida na alam niyang nakokontrol ng pixie ang mga halimaw. Tama nga ang hinala ni Noir, dahil may mga lizardman pala sa loob ng butas, pero agad na sinugod ito ng mga kaklase niya dahil sabik na silang makapunta sa hot spring para makakita ng mga babaeng nakabikini. Natalo nila kagad ang mga lizardman, saka ginamitan ni Noir ng gravity ang manlolokong pixie para hindi ito makatakas. Pinapangaralan pa sila ni Elne tungkol sa nangyari, nang makita ni Jort ang hot spring kaya hindi na nila pinakinggan ang sinasabi ng sensei nila. Pagdating ay sinabi ng matandang babae na ang hot spring ng mga kababaihan lang ang bukas sa ngayon, kaya naman excited ang mga kababaihan. Sinabi naman ng mga lalaki na hindi daw nila magagawa na manilip dahil mga gentleman daw sila, at ikinatuwa naman ni Noir na nagbago na ang isip ng mga manyakol. Pero pag alis ng mga babae ay nagpaplano na pala ng masama ang mga manyakol, at gumamit pa sila ng mga maskara para hindi sila makilala. Ayaw sumama ni Noir sa masamang binabalak nila na panililip, kaya naman nagalit sila sa ating bida dahil sa isa daw siyang traidor.
Hinabol nila si Noir papunta sa kinaroroonan ng mga kababaihan at nang malapit na sila ay nagpalabas ng malaking pader si Elna para pigilan ang mga manyakol. Sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko ang mga kaklase sa pagsugod at nang malapit na sila ay binanatan sila nila Noir at Elna Sensei. Mamaya pa ay nagpakilala si Jort na kasapi daw siya ng Dark Sword Organization sa kakinalaban niya si Elna. Nagsalpukan ng mga kamao ng dalawa pero napatalsik si Elna Sensei, pero nailigtas naman siya ni Noir, yun nga lang ay sa mga siopaw niya ito nahawakan. Ginagawa daw ito ni Jort para makasilip siya sa hot spring ng mga kababaihan, kaya gumamit daw siya ng maraming magic potion para magkaroon siya ng pansamantalang pambihirang lakas. Tinutokso pa ni Jort ang ating bida tungkol sa paninilip sa hot spring pero may matinding pinaglalaban si Noir para hindi niya gawin ang kamanyakan. At dahil dito ay nagalit pang lalo si Jort sa kanya. Nag-1-on-1 ang dalawa pero mas malakas si Jort, kaya naman ginamit ni Noir ang kapangyarihan para mawala ang lakas ng kaklase, at dahil dito ay nagawa niyang mabalibag si Jort. Akala nila Elna ay tapos na ang laban, nang biglang matawa si Jort dahil sa tumatakbo na pala papunta sa hot spring ang kaklase nila na si Kent na mabilis tumakbo. Hinabol siya ni Noir pero mabilis tumakbo si Kent at kahit na 200 LP na lang ang matitira sa ating bida kapag ginamitan niya ng gravity si Kent ay ginawa pa rin niya ito pero nakatakbo pa rin si Kent. Tumalon si Kent na sinundan naman ng ating bida kaya nahulog sila sa loob ng hot spring at pagtingin ng ating bida ay hindi pa pala nagsisimulang maligo ang mga babae dahil sinabihan sila ni Elna Sensei. Nanghihina na ang ating bida dahil sa kakaunti na lang ang LP niya kaya nawalan siya ng malay at paggising ay nandoon pa rin siya pero may takit na ang mga mata. Sinabi pa ni Elna na maaari daw maligo si Noir kasama sila dahil sa pinagtanggol ng ating bida ang mga kababaihan, kaya pinaligiran siya ng mga chicks sa hot spring at dahil daw dito ay nakaipon ng 10,000 LP ang ating bida ng gabing iyon. Sa wakas ay nagbukas na ang tindahan nila Noir at nagpunta naman doon si Lola para tumulong. Napakarami nilang tindang mga monster items at saka mga sandata. May nakita si Emma na isang potion at nang tikman nila ito ay nasarapan sila dahil ito pala ay isang golden slime. Tinanong ni Emma kung ano ang pangalan ng shop nila Noir, kaya kinwento ng ating bida na nahirapan daw sila sa pag-iisip ng ipapangalan sa shop pero sinunod nila ang suggestion ni Tiger Sun na Stardian Rarities. Tapos na daw ipamigay ng tatay ni Noir ang mga flyers, at si Tiger Sun naman ay nasa labas na rin para maging poster kitty saka nag-countdown na sila para sa grand opening ng shop. Unang araw pa lang ay napakarami na nilang mga customer dahil nagustuhan ng mga tao ang mga paninda ng shop nila. Laking pasasalamat ng tatay ni Noir kaya naman naalala ng ating bida ang mga napagdaanan niya dahil sa mahirap lang sila dati. Mamaya ay pinuntahan ni Noir si Olivia para sabihin sa master niya na nais niyang mapakawalan mula sa mga death chain si Olivia bilang tanda ng pasasalamat at talaga naman na porsigido dito ang ating bida. Ginamit ni Noir ang Great Sage para itanong kung paano niya mapapakawalan mula sa death chain ang master niya at sinabi nito na nasa 15th floor daw ng dungeon ang kasagutan. Sinabi ng ating bida kay Emma ang tungkol kay Olivia at ang plano niya na iligtas ito mula sa mga mahiwagang kadena. Pagkatapos ay sinama niya ang dalaga sa pagpunta sa 15th floor. Pagpasok sa silid ay bakante ito, nang biglang may lumabas na napakaraming mga goblins at inaresto sila. Nang hingi ng pagkain ng mga goblin kaya binigyan sila ni Noir ng cookies na lubos naman nila na nagustuhan. Saka nagdemand pa ang isang goblin na magpatawa daw si Emma, kaya nag-oink-oink ang dalaga, pero hindi natawa ang mga goblin. Nang hingi pa ang mga goblin ng cookies pero bigla silang nalason dahil sa ginamit pala ni Noir ang kapangyarihan niya. Nagpatuloy na sa paglalakbay ang dalawa nang makarating na sila sa 15th floor at nakita doon si Olivia pero hindi siya makausap ng ating bida. Nang gamitin ni Noir ang kapangyarihan ay nalaman nila na impostor lang pala ito dahil ito ang death chain na kalaban nila. Ginamit ni Emma ang kapangyarihan para putulin ang mga kadena kaya nakagalaw na ang impostor at nagpapanggap pa ito kahit na alam na ng ating mga bida ang katotohanan. Nagsimula nang umatake si Noir pero baliwala lang ito sa kalaban. Gumamit ng Fire Dragon Strike ang Death Chain at saka hinabol nito si Noir, saka sinugod ni Emma ang kalaban pero masyado itong mabilis kaya naman talsik ang dalaga. Tinira ng kalaban gamit ang Fire Dragon Strike ang dalawa, mabuti na lang ay nakatakas ang ating mga bida saka napunta sila sa silid kung nasaan ang totoong master ni Noir. Kinwento ng dalawa na gumawa ng kopya ni Olivia ang kalaban sa 15th floor at napakalakas nito. Naisip ni Emma na dahil daw kopya ni Olivia ang kalaban sa 15th floor ay baka pareho lang sila ng kahinaan nito ng original na Olivia, pero ayaw sabihin ni Olivia ang kahinaan niya kay Emma dahil daw sa mas malaki ang mga siopaw ni Emma kaysa sa kanya. Dagdag pa ni Olivia na masyado daw malakas ang kalaban kaya naman wag na lang daw ituloy ni Noir ang plano na iligtas siya. Sinabi naman ni Noir na dahil sa mga skills at sa mga impormasyon na binibigay ni Olivia sa kanya ay malaki ang nabago sa buhay niya kaya naman gusto talaga na tulungan ng ating bida ang master niya. Lumabas na ang dalawa sa dungeon saka napagpasyahan nila na tignan ang mga record ni Olivia kinabukasan para malaman nila ang kahinaan nito. Sa loob naman ng shop ay gusto ni Lola na maglagay ng picture niya sa pader saka dumating ang ating bida.
Sinabi ng mga chicks na kailangan daw ni Noir ng LP kaya naman sila na daw ang bahala sa kanagbulungan pa ang dalawa, pagkatapos ay sinandwich nila ang ating bida kaya dumagdag na naman ang LP ni Noir. Kinabukasan ay nagpunta sa library si Noir para tignan ang mga record ng master niya, saka natutunan ng ating bida ang skill na sacrifice. Binabalak ni Noir na magpa-level muna bago ulit kalabanin ang Death Chain pero nagulat siya nang makasalubong ito sa daan sa labas ng dungeon. Nalaman din ng ating bida na araw-araw din daw pala na pinapahirapan ng Death Chain si Olivia. Sinakripisyo ni Noir ang ibang mga skill niya para ma-activate ang skill na sacrifice kaya nagkaroon siya ng pambihirang lakas at nagulat naman ang kalaban nang makita ito. Sumugod na ang ating bida, pero sa kabila ng malakas na kapangyarihan ay no-match pa rin siya sa kalaban, at sa loob ng dungeon naman ay naramdaman ni Olivia na nasa panganib si Noir. Hindi makagalaw si Noir dahil sa tinamaan siya ng sandata na merong kidlat kaya balak na siyang tapusin ang kalaban. Sa flashback ng buhay ni Olivia 200 years ago na ang nakakalipas ay may isang lalaki na kamukha ni Noir ang nagmamakaawa para maging disipulo nito, pero ayaw ni Olivia. Sinusundan siya nito kahit saan hanggang sa paliligo dahil gustong gusto ng lalaki na magpaturo sa kanya. At nang dahil sa pangungulit ng lalaki ay binigyan siya ng chance ni Olivia na kapag natalo niya o nagasgasan man lang siya nito ay papayag na siya na maging disipulo niya ang lalaki. Umatake na ang lalaki at agad naman na nakailag ang adventurer saka tumuntong sa espada nito. Saka sinabi pa ni Olivia sa lalaki na tigilan niya na ang pagiging isang adventurer, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko ang lalaki dahil patuloy pa rin ito sa pangungulit. Isang araw ay nalaman ni Olivia na namatay na ang lalaking ito dahil sa sinubukan nito na iligtas ang isang bata. At dahil dito ay napag-isipan niya na kung tinuruan niya lang sana ng maayos ang lalaki ay hindi sana ito nasawi. Naaalala ni Olivia ang lalaki sa nakaraan kay Noir dahil sa magkamukha ang dalawa kaya naman ayaw niya na mamatay din pati ang ating bida. Sa kasalukuyan ay nais na natapusin ang kalaban si Noir nang biglang dumating si Emma para iligtas ang ating bida. At saka dumating din doon pati si Lola, pati na rin si Luna na ginamitan ng heal si Noir. Maging ang bagong kaibigan na si Layla ay nandoon na rin para ipagtanggol ang binata. Binaril ni Luna ang kalaban, saka gumamit naman ng Demon Fist si Layla, at habang tumatalsik ay gumamit ng Wind Strike si Emma, pero biglang nawala ang Death Chain saka biglang napunta sa likod ni Emma kaya nakuryente siya. Balak nang tapusin ang kalaban si Emma nang umeksena naman si Lola gamit ang pambihira nitong lakas kaya nakaligtas si Emma. Pinagbabato ni Lola ng mga bariles ang Death Chain kaya napapaatras ito, pero bumawi din siya ng bato kay Lola. Ginamit ni Luna ang heal niya kila Lola at Emma at saka umatake na ng harapan si Layla sa kalaban gamit ang Demon Fist at nagawa naman niya na maputol ang espada. Sumuntok ulit si Layla nang makailag ang kalaban pero nasapul siya ng malakas na Fire Dragon skill ng Death Chain kaya hindi na siya makabangon. Agad nilang pinuntahan si Layla pero hindi na rin kaya na mag-heal ni Luna at nang tignan ng mga kaibigan ay nakitang lahat sila ay nilalagnat. Mag-isa na lang ulit ang ating bida laban sa Death Chain na nagpalabas na naman ng Fire Dragon subalit nakailag na naman si Noir kahit na nanginginig ang mga binti niya. Tinira niya pa ng Stone Bullet ang kalaban pero bumalik lang ito sa kanya dahil inedit pala ng kalaban ang skill niya. Sinakripisyo ulit ni Noir ang lahat ng mga skill niya maliban sa Get Creative para magkaroon ulit siya ng malakas na buff at dahil dito ay natatapatan niya na ang bilis at lakas ng kalaban pero nang matamaan ay matigas pala ang katawan nito kaya sinikmuraan siya saka pinagsusuntok sa mukha ng maraming beses at hindi pa ito nasiyahan dahil sinipa pa siya nito pa itaas kaya talsik si Noir. Seryoso na ang kalaban at balak na siya nitong sunugin gamit ang malakas na kapangyarihan niyang Fire Dragon. At nang umatake na ang Death Chain ay nilamon ng dragon ang ating bida kaya naman napangiti na ang kalaban, pero mamaya ay nakita na buhay pa pala si Noir at nagkaroon pa ng apoy ang espada niya, saka pinuntirya ang ulo ng impostor hanggang sa lumabas na rin ang totoong anyo nito na kadena hanggang sa maging alikabok. Nagawa na ngang matalo ng ating bida ang kalaban pero may 200 LP na lang siya na natitira, kaya naman tinulungan siya ng mga kaibigan na mapataas ulit ang LP niya sa pamamagitan ng pagdikit ng mga siopaw nilang apat sa ating bida. Pagkatapos matalo ang Death Chain ay pinuntahan ni Noir ang master niya at nakita na ligtas na ito mula sa mga kadena kaya nagyakap sila dahil sa tuwa at nagpasalamat si Olivia sa ating bida. Pagkatapos ay sinubsob pa ni Olivia ang mukha ni Noir sa mga siopaw hanggang sa hindi na makahinga ang binata. Successful na rin ang negosyo ng Stardia family at may tinda na rin silang mga prutas sa tulong ni Dory. Saka si Layla naman ang nagtuturo sa ating bida ng mga martial arts pero tumatama ang mga siopaw nito sa likod niya. At sa huli ay isa-isa na nagsilapitan ng mga chicks sa ating bida at saka nakita sila ni Alice na galit na galit. Pagkatapos ay naghanda pa ang ating bida na magpunta pa sa mas malalim na parte ng dungeon para tuluyan na magpalakas pa. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series. Saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.